Hello po, ngayon po ang i-share ko sa inyo ay tungkol sa donor's tax. Kung paano magpa-transfer ng donated properties, magkano ang halaga, ano yung process and requirements. Ang pagkakaiba po ng donor's tax sa estate tax is ang donor's tax po ay binabayaran natin kapag buhay pa yung nagbigay sa atin or nag-donate sa atin. Ang estate tax naman po ay binabayaran natin kapag patay na yung nagbigay or binilhan natin ng properties. Before, ginagamit po yung donor's tax or deed of donation rather para ma-lessen yung tax na babayaran. Pero ngayon po, medyo strict na si BIR. Sa pagbabayad po ng donor's tax, kailangan nating mag-fill up ng BIR Form 1800. So, ito po yung donor's tax return. And ang donor's tax po ay 6% in excess of 250,000. So, for example po, may nag-donate sa atin na 3 million less 250,000, ang magiging taxable value na lang po natin is 2,750,000. Yung 6% po noong 2,750,000, yun po yung ating magiging donor's tax return. Ang value po ng property ay binibase doon sa fair market value at the time of donation. Pero kapag ka ito po ay real property, binabase naman po ito doon sa fair market value or zonal value. Kung alin ang mas mataas sa dalawa, yun po yung pagbabasihan ni BIR. Ito po yung mga requirements na kakailanganin natin. Yung original deed of donation, TIN number ni donors and the donee, proof of claim tax credit kapag hindi lang isang beses nagkaroon ng donation sa taong yun, yung SPA po, kung hindi naman yung nandoon sa deed of donation ang magpa-process, then validated return or original receipt or deposit slip as a proof of payment. Then, for the real property po, yung certified true copy po ng title, ito po yung kinukuha natin sa Registry of Deeds. Then, yung certified true copy po ng tax declaration na manggagaling sa local assessors. At saka yung certificate of no improvement po na still manggagaling din po ito sa local assessors. Then, after po niya, na-issuehan na po tayo ni BIR ng certificate authorizing registration. Then, dadalahin po natin yan sa Registry of Deeds. And para po sa requirements sa Registry of Deeds, balikan niyo po itong video ko na yan kasi nandiyan po yung mga requirements na kakailanganin sa atin ni Registry of Deeds. That's all po and thank you. And sana nakatulong po ako sa inyo lalong-lalo na sa nag-request ng video na tungkol sa donor's tax. Also, don't forget to like, share, and subscribe kung nagustuhan niyo po yung video na to. Thank you and God bless.